later. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, right here at iBusiness 6 and 87.7 Fiber Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon, solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, everyone. Welcome to the program. Aksyon niya na, opinyon, solusyon. Right here at iBusiness 6 and 87.7 FM, Idol Radio. My name is Chito Morante. And this is Jam Moron. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Friday morning sa inyo. Happy morning, sir. Good morning, Miss Jam. Weekend na naman. Oo. Yan palagi hinihintay mo. Oo. Pero mabibisi rin tayo sa Saturday and Sunday kasi merong EBBL. Eastern Visayas Basketball League. Okay lang kasi hindi napansin ni Miss Jam na nabibingi na pala yung... yung? Hindi, mataas yung background music. Mahina kasi yung kwan ko. Diyan mahina pero doon sa actually sa labas ay malakas yun. Hindi ko masyadong naririnig. Hindi mo, siguro ko. Sa atin naririnig. Talaga? Magkano yung ano? Sorry. kaya hindi mo maririnig. Dahil oo, mahina. Yung dito sa akin, maano, yung tama lang. Pero, okay. Ewan ko. Pero actually, dito sa amin, ay, sa inyo pala malakas na. Kaya, signal ng signal eh. Na mataas daw yung background. Good morning kay Mama Annalyn na Almo Ocaña Lagarto dyan sa Tolosa, Leyte. Magandang umaga sa inyo. Kaya doon si Yariza Montano Gariando and si Erlinda Durantinao Suicon, Felizardo Hapitana Chu and Richie Reyes, Attorney Richie Reyes. They just turned in. Sabi ko na nga ba sa'yo eh. Oo. Say, syempre, yung iba yung narinig mo, tapos iba yung hindi, narinig mo. Hindi, kasi ina-adjust lang yun. Dito. Wala kasi kanina eh. Di ba kapag wala, you just have to... Alam mo naman dyan, di ba? High-tech. High-tech yan eh. Di ba? Good morning to daw eh. Anyway, ang ating pong araw sa buong kapalawan, mga kaibigan, ay ganap ng 9 minutes after 9 o'clock. And alam mo, Miss Jam, today is the first day of the fire prevention month. Yes, oo. Mm-hmm. At saka first day ng March. Mm-hmm. Buwan ng Marso. Kahapon ay malamang doon sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga tanggapan, ay bumisita si Manuel. Mm-hmm. Oo. Kasi kapag katapusan, at saka kinsin. Manuel Do. Bumibisita si Manuel. Mm-hmm. Manuel Do. diba? But in any way, Miss Jam, dahil sa we are celebrating, we are having our, observing rather, the Fire Prevention Month. Dapat ay ipagbigay alam din natin, hindi lang sa buwan ng Marso, na ibibigay natin sa kanila or ipapaiwating natin sa kanila, ipapaalala sa kanila about sa mga dangers ng sunog, ng apoy, di ba? Mm-hmm. Kaya dapat ay palaging isaisip yan, hindi lang sa buwan ng Marso, kundi everyday, no? Lalong-lalo na itong, minsan kasi kapag tayo nagluluto sa kusina, ay hindi natin namamalayan ay nasindihan na pala yung ibang kagamitan dahil sa kapabayaan natin, di ba? Minsan sa sobrang busy hindi na namamalayan, di ba? No, kaya you don't have to leave your cooking unattended. Dapat kapag kayo magluluto, babantayan mo, no? Dapat you have to keep stove at saka mga counter surfaces free of talat, yung mga clutter,
yung mga oil, mga grass, whatever, no? Especially yung mga flammable objects, kagaya itong mga hairspray, you know, bug spray, yung mga pang lamok. Mm-hmm. O kaya mga air freshener. Akala mo, air freshener, umaapoy din yan, no? So, in case of an emergency, you'll be able to react faster given the freedom of space. So, huwag niyong kakaligtaan, mga kaibigan, na palaging bantayan kapag ikaw ay nagluluto. Siyempre, ang lugar, Miss Jam, ay dapat lilinisan. Gagaya ng ano, pag umuwi si Miss Jam, ay naglilinis ka agad ng bahay. Oh, ito. O, kasi, limbawa, tapos na yung programa, uuwi na siya. Minsan, mayroon akong mga nakakalimutan, mga reminders, no? Pagtatawag ko sa kanya, ano kailangan ko? Naglilinis. Siyempre, amoy ito't importante nga bubuhaton mo, di ba? Maglilimpyo. Diba? So, you have to keep your surroundings clean. Especially yung bahay nyo sa loob, no? And then, you have to keep stoves and counter surfaces free of itong mga kung anong mga masurunog yan. Mm-hmm. And syempre, do not overload circuit. Mm-hmm. Ito nga, loaded na naduro, diba? Tas di rin na acoustic kapasidad. Ito nga yung bubutangan or sasaksakan nila. Oh, at saka I just want to add, so kung kayo ay nagluluto, no? All you have to do is keep your stove company. Sabi ko, babantayan mo lang, no? Especially if you are frying something. That is, when things can cross the line in mere seconds. You know, it's one of the simplest fire Labi safety. Labi na kung nagpiprito ka, no? Natubod na ngayon nga ito. One of the simplest fire safety tips. Kasi kung nagpiprito ka, malagyan ng tubig yan. Nagliliyab yan, di mo ba, no? Diba? But it's also the leading cause of a kitchen fire. Di ba yung mga sizzling steak? Di ba may oil yan? Mm-hmm. Tapos na lalagyan ng liquid na nag-aapoy, di ba? Yun. Kagaya din ang nagpiprito ka, malagyan mo ng tubig yan. Kala mo ang tubig ay papatayin ng apoy. Eh, hindi. Yun Mas ay lalong nag-liliyab. Yes. Oo, magliliyab tuloy. And then, just don't rely on your brain. Kasi minsan sabi ko, siguro ko mamaya pa yan, in 10 minutes. Mm-hmm. Eh, minsan kasi nakakalimunan yung natin. Yung tansya mo, hindi pa pala, hindi na exacto. Kaya, ang mas maigi siguro, Miss Jam, ay maglagay ka ng timer, no? Timer talaga? Mm-hmm. Mm-hmm. Depende kasi yun sa kwan sa init, di ba? Mm-hmm. So, all you have to do is set a timer and don't rely on your brain. Tao lang tayo, Miss Jam. Alam natin yan. Minsan na di-distracted tayo. Kaya, yun ang paalala lang natin. Anyway, ang timer naman na Miss Jam, hindi naman yung bang kinakailangan na ilalagay mo sa tumunog lang siya, no? A timer, can always remind you to switch off the burner or kung mayroong oven. Oven talaga. Social. Saving your food and possibly your house from being burnt. Siyempre kasi magsisimula yan doon lang sa frying pan. Later on, ang mag-aapoy na yung buong bahay. No? Wag naman sana. Anyway, kapag kayo naman ay hindi naman natin maiwasan yun na minsan, habang nagpriprito ka, no, ay by accident na lagyan ng tubig yung pre-prito mo. Tapos nagliliyab. Mm. So in case mangyari mga ganon, covering the pan with a lid or a bigger turned pan can do the job. Tabunan mo lang ng takip ng kaldero. Kuha ka ng takip ng kaldero, ilagay mo doon sa frying pan, mawawala na 'yon. Mm-hmm. Di ba? Kasi ang fire actually, Miss Jam, tatlo lang ang components na nandun. Dapat, when you're going to build a fire, may oxygen, meron kang fuel, at saka may heat. Ngayon, pag tinanggal mo yung oxygen, tatakpan mo, di ba? Mawawala na ng oxygen yan, mamamatay yun. Kasi tanggalin mo isa, wala ang apoy. Tama?
So anyway, turn the heat off, yun. Oo, yun lang. Yung una, dahil tinakpan mo, tinanggal mo oxygen. Ngayon, you have to turn the heat off, no? Kung mayroon kang fire extinguisher, sabi mo, kung social ka, mayroon kang fire extinguisher, yun. Spray the pot with the fire extinguisher, no? If you are an employer, say, consider a fire extinguisher training. Para sa mga empleyado mo, para alam nila kung paano gamitin yung device. Kasi baka magkaroon ng sunog, tapos meron ka nga dyan na fire extinguisher, baka itapon mo lang yung fire extinguisher doon sa sunog. Sabi mo, ba't hindi ano? Bakit hindi namatay yung apoy? Eh, ginamitan ko naman ng fire extinguisher. Ano bang ginawa mo? Tinapon mo lang. Hinagis lang. Diba? Oh, diba? So anyway, sabi daw din, if you don't have a fire extinguisher and handy, those the burning oil with baking soda. Mm-hmm. Kasi ang baking soda, pag nawawala din ng oxygen doon, no? So mamamatay din yung apoy. Now, never yung run with a pan fire. Yung bang magkita mo na naglalagay, idadalagan mo. Huwag. Diyan mismo patayin. Kasi baka mag-spread tuloy yung apoy. No? Kasi siyempre, malilisan ka naman, di ba? Tapos yung apoy nandyan na sa babaw ng ano. Tapos dahil sa ano, nagpapanik ka na, may nagturo ng mga oil galing sa frying pan. Tapos? Tapos siyempre, naglalaga na yun eh. Baka yung naturuan, mag-apoy na rin tuloy. Diba? Bago ka makaabot ng pintuan. Kaya dyan mismo sa kusina, doon mo napatayin yung apoy. Diba? Oh, and since Fire Prevention Month ngayon, diba, ang mga siguro ko, ang mga aton taga-fire, diba, department, is nagpa-parade here na. Oh, kanina actually, nakita naton na nabatian, na nakita naton na actually diya palo, no? Naglibotera up to to remind month. Us na it's fire first prevention day month. First day of the fire prevention month. Yes. In fact, gusto nga sana din natin maimbitahan ang regional director ng Bureau of Fire Protection. It just so happened to Ms. Jam na siyempre busy sila ngayon. Mm-mm. Ngayon mawawala siya doon sa activity kung sakali maimbita natin siya today, no? Well, we will try our very best na maimbitahan siya within the week, next week, no? But then, sa Lunes, siguro ko, basta anytime, meron tayong bisita naman din from the Department of Environment and the Natural Resources. Okay. May bisita ka. Oh, tapos yung una talagang pinapaalalahanan dyan pagdating dito sa mga sa Fire Prevention Month is yung mga bata na huwag maglaro ng apoy. Mm-hmm. Diba? Kasi syempre pag sila yung nakapag-start ng sindi, diba, akala nila wala lang, bagat kuan la, tapos di na ito napapansin na liab na itong apoy. Mm-hmm. Tsaka Miss Jam, idadagdag ko lang doon, kapag makita talaga ninyo, kaya na sinabi natin kanina, na kapag nakita niyo na nag-aapoy na yung frying pan, ay huwag bubuhusan ng tubig, kasi it will splatter the oil, no? Kung nalilisan ka na, di ba? Siyempre, ito yung pag yun, ay, tubig kaya ito niya makapagsa itong, liab ng apoy. Oo, kasi oil yun eh. Oil ang kalaban eh. The more na magliliab siya. At saka bakit tuloy na magliliab? At saka, nasa taas kasi yung oil. Kasi, di ba, hindi pwedeng maghahalo ang oil tubig. At saka tubig. Mm-hmm. So, yung oil, ibabaw yun. Hindi pupunta sa ilalim ang oil. Kaya lagi pa rin siyang tuloy-tuloy pa rin yung pagliyab niya. Yes, tuloy-tuloy pa rin yun. At saka hindi mo mamamatay yun kasi oil yun, no? Talagang fuel yun. So the best nga bubuhatun is cover it up, diba? I-cover mo lang. Kaya lang, yung barko na nalunod noon tapos nasunog, ay hindi mo talaga pwedeng takpan yun. Kasi yung dagat. napakalawa. Kaya, kung marunong ka namang sumisid, pwede ka pa, masasalba ka pa doon. Kasi pupunta ka lang sa ilalim and then
you're going to ano, you're going to dive, and then you move doon sa walang apoy na, di ba? Yung wala ng portion na may oil. Oo, sisisid ka doon. Kasi syempre pag nag di ba, pag nagsarang naghihapon ito ng mga oil. So na so every time na pag, ano, every time na akyat ka, uy, apoy. Yeah, all you have to do is sumisid ka and then go to a place na wala ng oil doon, wala ng fuel para wala ng apoy at makakapag makakaano ka na, kuha ka na ng hangin, no? Kasi sabi nga nila, 'di ba, dilaw ko nung manakawan ka, wag lang yung masunugan ka, di ba? Kasi at least kung may magnanakaw, 'di ba? Hindi man yun kayang ubusin isang gabi, yung mga gamit niyo, yung mga kung ano-ano diyan. Pero pag sunog, pwede mo ubos. Oo, isang iglap at lang saka, yun. At saka ang magiging ang kahinatnan pa noon, ikay magtatayo ng bago, panibagong bahay. Oo, 'yan yung pinakamahirap na portion, 'di ba? Tsaka isa pa, Miss Jan. Siyempre, mag-i-invest ka na naman ng mga panibagong gamit ninyo. Yes, that's right. At tsaka isa pa, Miss Jan, ano, sabi natin kanina, huwag tatakbuhan ng tubig. Ito naman, never throw sugar o kaya flour on a grease fire. No? Because you see, flour might look like baking soda. Mm-hmm. Diba? Diba, pag baking soda siya, okay siya. No? Diba? Well, pwede mong sabihin, baka sabihin mo na ano yun eh, baking soda yun, no? So, siyempre, pag hindi, no? It will react similarly, no? One cup kasi of either of these baking products contain the explosive potential of two sticks of dynamite. So, pwedeng sumabog pala yun? Pwedeng sumabog. Ano yung sugar at saka ano? Sugar at saka flour? Flour, yes. Talaga? Sugar or flour. Eh, di ba, kapag naglalagay ka doon sa ano, pumipitik. Kanon din yung asin, pumipitik. Di ba? Yun, so, yun ang resulta doon. Dapat lang tayo ay mag-observe ng mga safety tips. Right? And then, kapag halimbawa, may mga sunog, eh di pa nakikita mo yung kapal ng usok sa loob ng bahay, right? Mm-hmm. Huwag tatayo. Kasi, alam mo, whether susuffocate like, ka? Masusuffocate ka, di ba? Mm-hmm. And then, yan ang nagiging hinungdan minsan, Miss Jam, nagiging resulta ng pag ikay masuffocate, siyempre, mawawalan ka ng malay, masasama ka doon sa nasusunog na bahay. Mm-hmm. No? Now, whether you so, like it or not. So, ano gagawin mo? Gagapang ka lang. Gagapang palabas ka lang. Whether you like it or not. Kasi ganito yun eh. Ang usok ay hindi talaga didikit sa sahig. Mm-hmm. It will always be 1 foot. Pataas. Ang distansya between the floor at saka yung pinakababa ng usok. Okay. Okay. So, doon ka sa ilalim, pwede kang gumapang. Mm-hmm. Okay? Walang usok na dumidikit sa sahig. I tell you. Di ba? Kasi yung ano naman yan, yung reaction niya pataas naman talaga, di ba? Mm-hmm. So, wag maglakad. Pero syempre, wag mong bagalan kasi baka may nasusunog ayaw, na ng mga kahoy or ano. Ang gagawin mo na ng snake crawl. Oo, di ba? Mahagip ka pa noon. Di ba? And then dapat meron kang ano, kung well, kung hindi talaga kaya, no. But you are also ang tawag ito, suggested na magkaroon ka, mag-install ka ng smoke detector sa inyo, mm-hmm, no? Eh pag ka walang ganun, di ba? Sabi ni Ma'am Erlene Dasuecon, sabi niya, pag andam ko nun coke litro, igshake, hinay, pag-abri, masirit itun nga tuhit kalayo. Di ba? Social ga. Pero may kalamag andam ngayonin ko, anin, soft drinks nga dat iyo, ano, balay, di ba? Nga, for safety precaution, gihapon ito niya, di ba? Danger, oh, apoy. So, pwede ngayon ito. Sabi pa nga ni ano eh, no? Ni lan-lan na ka na rin. Ayos. Oh, tsaka ano ha, naoranan nga na hira downtown ko no yan. Ang, kasi timprano pa yung mga bombero eh, no? Nag-motorcade. Eh. Oh, so, kasi umulan din today. Oo, medyo umaambon-ambon. Ngayon, ito naman ang ano, ang minsan na
minsan Miss Jam, nangyayari talaga 'to. Ihuhuli na lang natin yung ano, yung paglalaba. Kasi usually ngayon uso na ang mga washing machines, eh, no? Nag-overheat. Yeah, damo-damo na ganito ngayon laba, lalabhan. Diba? So, dito tayo sa, no? Kasi uso minsan ang brownout, diba? O, sa lights. Sa lights naman. Actually, candles may be small, no? Malit lang ang pero, kandina. Tindi ng effect niyan pag naiwanan mo yan, diba? But the flames they produce may even, you know, be smaller, no? But it takes only a few breaths for an upturned not only candle. Not only candle, kasi sometimes habalay, diba, damot lamok. So, nagdadagkot itong katul, diba? Itong katul. Kung ano man itong yadida. So, pag makaharani ito hiyang atot, may mga kurtina or kung ano man nga madali masunog nga mga material, diba? So, delikado gyapon ito niya. Salit, pag magdadagkot ka ito, you have to be very careful nga ikadtumutiyat area nga solid ba, siminto yes, nga. Right. Nga kung matumba man niya, kay for example, danay natutumba ito, diba? Kasi kandila, butang mo may biray. Mapaparong lang ito iya. May butang mo may biray. Tapos, ginhanginan ang biray, kumadto yan may kandila. Di ba? Nadagkutan ang biray. So, there are times dito nagtitiyang ito na sunog. So, ayaw good pagbutang in kandila. Especially kung gusto mo kahit ka mga paagahan, no? You call it paagahan, Miss Jam, eh, no? Ayaw butang harani ito, biray. Kung may da-biray balay. Di ba kung waray biray? Anyway. Mga papel-papel, di ba? Kaya na yung mga... Mga papel-papel. Ha? At saka huwag kang mag-ano, huwag kang mag-susunog ng kwan, ha? Tawag nito, yung mga papel, yung mga trash, no? Yung mga basura, or green wood. You know, apart from being highly flammable, itong mga scraps of burning paper or trash may actually drift up through it kung saan mo susunugin. So, minsan kasi, Miss Jam, mayroon lang nag-tapong namamalayan nila, uy, nasusunog na yung bahay na yun. Hindi nila alam na yung palang ano, apoy lumipad eh. Di ba? May lumilipad. Tapos, napunta doon sa bubong ng bahay. Mm-hmm. Eh, siyempre, nipa house eh. Madaling maano yun. Madaling masunog. So, nagtaka sila, bakit? Dito lang, dito ako ng surit, ba't tulo doon nasunog? kasi lumipad ang ano, alipato ba yan? Alipato, di ba? So, yun. Anyway, yun ang mga bagay-bagay na dapat natin na tatandaan. Especially itong mga bata natin, mga kabataan, na huwag maglalaro ng posporo. Oo, kasi, yun, isa pa yun, di ba? Kasi minsan curious sila eh. No? Or lighter. O kaya lighter. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon tayo ng mga sunog din ng mga ganun. Kasi itong mga kabataan ay curious. Pagtingin na, uy, posporo, ito yung ginagamit ni tatay. Ah. Pangsindi. Pangsindi. Mm. Testingan ko nga, di ba? Tapos yun, syempre, parang mapapasok na siya, din naitapon niya. Doon pala naitapon sa may mga papel din. Or, di ba? So, amitot delikado. Ito naman, ano, Miss Jams, ano, yung sinasabi ko kanina, babalikan ko ito, eh, yung mga naglalaba na gumagamit ng mga, what you might call this, ano yan? Washing machine. Washing machine. Tsaka, di, mayroon pa isa dryer, di ba? So, kasama yun, pag may washing machine, minsan kasi may mga washing machine na walang dryer. But usually yung ginagamit nila ngayon yung washing machine na may dryer na diretso, no? So ang dito doon sa ano sa labahan nyo kasi may lugar naman yun talaga para sa laundry area. Laundry kung may area. Space. Oo, kung waray space nga to kan iyo kuan libong. Oh. Amo ito dito't laundry area. dapat ano. Nadi ko hito na luwag itim laundry area. Di ba? Dana pa ito may dito pag dapat kalsada. At oo, dit kalsada ta sim sampayan ito nga gutter nga ni nga kanan-kanan kalsada, di ba? Dana amo pa ito't gini mo sampayan. Parang doon sa may amin. Nasa kalsada na talaga
naglalabas. Oh, di madaling matuyo, di ba? Oh, usually amoy ito net ginihimo. So yun, the proper dryer, you know, duct should vent directly outdoors, no? Ay mayroon pang papasok naman yung pag ano pagbuga. So never to a room inside the house. Wag din kahit sa kusina ay naglalagay nga tayo ng ventilator eh, no. Mm-hmm. Meron tayong parang artificial chimney na doon na lang ang paggawas ng parang exhaust. Parang exhaust siya kasi pag matirok diyan sa loob ng bahay, it adds heat, no. Mm-hmm. Kaya madaling masunog. So anyway, yun ang dapat. So from the dryer to the exterior of your home, yan ang maglalagay tayo ng duct, no? Yung bang lulusutan ba ng ano? Kung for example, yung labahan, yung laundry area mo nasa loob. Oo. Pero kung open, nasa labas, okay lang. Open. Oo, kung open area naman siya. Mm-hmm. So yun. Pero kung siyempre, babantayin mo din, baka nag-short circuit. Ayoko naman. Especially na tubig ang nandun. Mm-mm. Diba? Tubig ang kalaban dun. Kay Danay, pumapalya yan, diba? So, mayroong kasing mga... Pag may parang bara na siya, diba? Tapos yung tubig, parang maapaw. May mga washing machines kasi na minsan nagiging sanhi ng nasunog. Kasi, okay, tubig kasi ang ginagamit sa paglalaba. Definitely, no? And then, ang nagpapatakbo naman ng washing machine, kuryente, right? Mm-mm. Ngayon, pag malagyan mo ng tubig ang kuryente, ay talaga ng mag-short circuit at masusunog yan. Okay? So, nagiging sanhi din. Kaya, tingnan muna ang inyong washing machines kung yun ba ay talagang gumagana ng todo. Kasi, wag mag-switch on ng washing machines kung yan ay depektado, no? O kaya may lalo na pag alam mong minsan bumabara kasi yan eh, di ba? Mm-hmm. Pagdamon at iabag at mga himulmol yung parang mga ano sa damit, di ba? So amo itong nga bagat na overflow itong tubig itong subang hindi rin mo mapansin na ngadto na abot it makina, di ba? Itong itong washing. So amo itong na nag-overheat or nag-short circuit itong kuan. At saka ano ha, Miss Jam, napag-usapan kasi natin ito dahil first day ng fire prevention month. Yes. And another is itong nga ning paglalakat itong balay. For example, harus ka mga tanan na trabaho, tapos kabataan na sulod, di ba? Mm-hmm. So, waray tao. Mangin nakakaligtaan itong mga nakasaksak pa nga wire itong electric fan, mm-hmm, or naka-turn on pa itong lights, mm-hmm, di ba? Or lalo di kaya... Lalo na yung plancha. Oo, plancha. Delikado din, di ba? Mm-hmm. So, amo itong nga, be sure na paggawas ni mo itong balay, naka-ginpan-check na ni mo itong nga tantas, i-unplug ito hiya. Diba? Naka-save ka pan kuryente. Kasi, base daw kuno itong sa mga, ano, pag once, bisan diri maging gagamit itong nga, like for example, kung ano man, mga electric fan or whatsoever, ano, mga plancha, basta nakasaksak ito niya, diri tiya naka-unplug, 10% lagyap ito it naku-consume itong kuryente. Mm-hmm. So, nagdidinal, nag-bibinerik lagyap it kontador. Mm-hmm. Diba? So, i-unplug when you leave the house. Oo. Tapos, minsan din may mga insidente or mga pangyayari na pag biglang nag-brown out, di ba? Mm-hmm. Tapos, syempre, nag-expect ka na napatay mo na lahat yung ano. Mm-hmm. Yung pala hindi. Yung ilaw or ano. Mm-hmm. So, pag uwi mo, ayun, di ba? Maupay kung naglinagalat niya, paano kung may nag-ano dito? Isama ko na rin yung tubig. Kasi minsan, pag walang tubig din, palagi lang naka-open yung faucet. Eh ngayon na kasi minsan walang awas, no, walang tubig. So pag alis mo, hindi mo na sige na lang 'yung pag ano. Baha na to iyo. Pagkabot mo nagbaha, it might cause again fire. Kasi nag-on na rin 'yung kuryente. Yung mga saksakan, 'di ba? Minsan na sa saksakan 'yung tubig, nag-overflow doon, 'di ba? Nag-flow doon sa ano, sa may saksakan, ay di makakos din ng sunog. Oo. O baka pagpasok mo rin naman ng pintuan, kasi usually yung mga mo yung tubig, ikaw na kuryente. Oh, usually kasi yung mga saksakan, di ba, nasa babang parte, mababang parte. Mm-hmm. So, madali hiya, kumbaga, maabot itong, ano, yes, yung tubig. So, baha na ngayon nga sa kubit iyo, balay. So, naabot na hiya. Pag-apak mo, ganun, di ba? So, bangin, makuryente ka pa. So, anyway, Ms. Jam, sana ay matandaan. These are just a few
dapat tatapandaan natin na keep matches away from children kasi yung curiosity na ay niya minsan. Ang microphone na kanina pa ba? Ngayon lang. Sige. Mo pa na lahi Sir Bobet kay Kuan. Alerto. Hindi ko namalayan na. Kaya yun, di yung mga hindi namamalayan. Di ba? Yung mga hindi mo namamalayan. Kaya nga yun ang just keep your matches away from children. Oh, how about the faulty wiring? Isa rin yun, ha? Yung faulty wiring din ay kapag may nakikita kayong may depektadong linya sa bahay ninyo, ay paayos niyo na. Kaagad. Mm-mm. At sabi pa nga nila, wag daw gagamit nitong mga sinasabing mga octopus, no? Kasi minsan nakaka-cause din niya ng pag hindi na kaya ay mahilig ka mag-tap-tap, 'di ba? Mm-hmm. Yung nag-overload, kaya 'yun ang nangyayari, no? Mm-hmm. Kaya dapat ay 'yan ang mga iiwasan natin. Sabi na nila yung mga certified lang na mga bagay na mga like itong mga light materials. Yung sockets, yung may mga sockets kasi tapos, na napakarami, hindi certified. Barato man la, nag-aapas kayin barato la, tapos madali yan masunog. Oo, yan. Diba? So, yan din ang pangakingatan nyo. Kasi nga, quality over quantity. Oo. So, dapat titignan nyo yung mga bagay na bibili nyo, especially mga electric gadgets na certified. Heavy duty. Yung mga heavy duty. How about this one? Ito nga mga naninigarilyo sa Cubiton Balay. Yun. Mga naninigarilyo. Sapayan, diba? Yung, huwag maglalagay ng ashtray doon sa loob ng bahay. Kung maninigarilyo ka dito sa labas ng bahay. Oo, tsaka sometimes iba naninigarilyo ka, tapos bang inadakat sofa, itong kuwan, tapos naman nakaligdaan mo, dinukot na ngayon tingin dida. Hindi lang sa sofa, sa tabi ng higaan, no? Sa gabi. Diba? Habang maninigarilyo ka muna bago ka matulog, matapos. Yung pala, paglagay mo danger na nga ni kong nasunog danger pahit kalusugan, di ba? Ganon yun, di ba? Kaya actually it's smoking itong huna ni mga bagat ito, for example, naninigarilyo ka o tabi-tabi po sa mga... Ba't napunta ka doon sa smoking? Fire prevention ang pinag-usapan. O fire! Ngayon, may day itong kuwan, itong sigarilyo, itong paano matiya magsisindihan? Ano team gagamitin nito? Di ba? Fire! O... Correction ito. So, amoy itong hiyang, kumbaga, dangerous na nga ni itong hiyang at balay, kumbaga mga sunog, Tapos, dangerous pa yung at imo mga sakob itong balay. Okay. Siyempre, may nakita tawag nga second-hand smoker, di ba? Second-hand smoking, rather. So, amoy itong hiyang, bisan paghuna mo, ikaw lat bagat affected itong nga yung pagsigarilyo, itong mga nakakalanghap nga mga, mga sakob balay, so ganito, di ba? Mga nasa loob ng bahay na nakakalanghap ng usok ng sigarilyo, pwede din silang magkasakit. Actually, doble or triple pa yung magiging nila. Ganun ba yan? Yes. Okay. So, amoy kasi mayroong sasabi din na siya ay naninigarilyo noong pa, no? Hanggang ngayon. Sabi niya, paano yun? Meron niyang mga kabataan pa dyan. Mas bata pa daw sa kanya. Hindi man lang nakatikim ang sigarilyo, nauna pang mamatay. Ito hiyang mga rason, mga piniloso po ito. Tapos merong 90 years old na daw, ang galing pang manigarilyo, buhay pa naman ngayon. Talaga. Oh, wish them luck. Tapos, pagpacheck up ito niya, batong-bato na ito at baga ito. Tapos kung ikaw ay magkakampanya, ipatigil na ang paninigarilyo sa buong Pilipinas? Alam mo, kahit magkampanya ka na ipatigil yung paggamit ng sigarilyo sa buong Pilipinas, kung hindi titigil yung mga factory na gumagawa ng sigarilyo, ay waray yung lagyan at gamit. Hindi puputulin mo yung kanilang contribution. Imaginin mo, ganito. Yung taxes. Imaginin mo, sir, ganito. Sa pakete ng sigarilyo may nakalagay, nakamamatay, di ba? O, damo pat yung bubutang din nga kung ano nga mga sakit, nga amoy ito, nga mga baga nanlulubo nga dit, mga nanbudlot it mata, or ano pat din, ano man ito naitabo, di ba? Gimbabaliwalay man la ito nit napalit ito, baga saho ko man ito nga pakiti, ay sulod na take na. That's what I'm saying. Okay. Patay man lagi po nila. Patay kung patay. Okay, sabi nila. Ah, may na-tracer ito niba. Sabi pa nila, yung
If you smoke, kuno you die. If you don't smoke, you die. Still you die. Yeah, better smoke and die. Better smoke and die. Parang ganon, di ba? So, anyways, ira na ito bag problema nga dako, ano, kung pag-aan hunit nera, basta aton baga punto nga, kung ikaw maninigarilyo, make it sure na iton nga mga itimo astray, di ba? Iton kung nain man ti magbubuta nga to, pinaka sa fire prevention. Mga safe nga. Balik tayo sa fire prevention. Kaya, adi bagat, Labi nang may message dito si General Pitong Masyon. Sabi ni General Masyon, mo pa'y nga aga classmate Chito and Jam. Mo pa iyo topic pahimang nuhit fire prevention dili Davao. Damo na recorded nga sunog, kinahanglan good and education Lagi. And information dissemination. Yes. Ay nasa Davao pa lang ngayon. Si General Perpetu Masyon. Isa kong kaklase ito nung high school eh. Kaya lang siya ay naging general sa police. Actually, may nakita ako na kuan na sa magandang social... Magandang umaga ha, General Pitong. Yes po. So, may nakita ako sa social media, no, nga ang tangke nga ni ending gagamit pagluto, di ba? Ito nga mga tangke. Tapos, di ba, ginsindihan ito hiya. So, the usual na ginihimo ito mga kuan nga mga... hatag balay, di ba? Or kung restaurant, nga to. Gin ko cover up ito ni Rantay lang mahulos, di ba? Yes. Kaya siya man ang bagat safety precaution nasa ring nga. Once maglagablab ito yung tangke, tabunihin na mahulos nga tela. Now, gin demo nga to ang mga taga fire department kung anot man ang nabo pag once gin ko cover up mo yahin tela nga mahulos. So, pag cover up niya, naglarab itong kalayo. Nga dit side, di ba? So, nalusot lagi pang hiya nga dit side. So, diri hiya siya. So, hindi tama yung gagawin mo yung ganun. Probably, yung paggagawa ay hindi tama. Hindi, kasi the right way pala na gawin yun is you have to cover your hand, di ba? Sa mahulos na tela, amod to ti mo gagamiton pag-cover nga din, tapos asyat ito turn off mo at na tangke. Ah, okay. Diba? Diri kay imo tiya tatabunan. Yung pala yun. Yun yun. Di ba? Good morning ha kay isang napakagandang abogada. Si Attorney Ana Barbara Lacandazo. O paingagay mo Attorney Barbara, no? Lacandazo. So, iba talaga si Attorney Bubbles eh. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Baka nasa biliran pa rin ba? Oo. Si Sir Roy ha. Nakikita ko na nga si Sir Roy. Nandyan, habang naka-tune in. And sa isang basang tela, diba? So, para pag turn off mo itun, diretso na tiya mapaparong. Okay, it flame itun, diba? Di naman itun na sigit pagkuan. So, amo ito tiya pinaka the best way para mas mabilis matupok yung apoy. Si Engineer Veronico De Luna na nanonood ngayon. Good morning. At saka si Liklik Diaz, mga pahingaga gihapon. And si Aling Zenaida, si Ma'am Zenaida Tabing dyan sa Tanawan, Batangas. Good morning po. Ang ating pong oras sa buong kapalawan ay ganap ng 15 and a half minutes to go before we part ways at 10 o'clock, Miss Jam. May naalala lang ako, ano, kapag may binibili ka sa tindahan, ay bakit yung iba ay hindi na nila tinatanggap itong 25 centavo coin? Di ba? Bakit talaga? Hindi na? I don't know. Sabi ko nga... Porta man gap ito, di ba? Nga. Sabi ko nga, paano kung malaman ito ng Bangko Sentral na hindi na sila tumatanggap ng 25 centavo coin? No? Ano kayang, magtatanong tayo sa Central Bank eh? Siyempre, pera yun eh. Diri, nabubuo itong piso kung waray 25 centavos. Pero dito sa sa mga grocery stores, tinatanggap yun. Ayaw nang tanggapin. Pero pagdating dito sa mga maliliit na mga tindahan, ay hindi tinatanggap yun. Bakit? Cute naman, may bajing ko, diba? Oo eh. Tsaka, alam nyo, nakakalito ngayon yung pera. Yung 25 centavos, yung piso, diba? Yan mo, magtatanong tayo sa bangko. 5 pesos. And titignan natin. Very ayos the program, sabi ni Ma'am Zenaida Tabing dyan sa Tanawan, Batangas. Okay. May dumating sa atin dito. Butin lang nakaabot siya, no?
Ang ating public weather forecast, Ms. Jam, galing ito sa Pag-asa, eh, no? Which actually bana-bana. Was banabana ito, which was actually issued at 4 o'clock this morning, Friday. That's right, the first day of March 2019. Galing din ito sa PDRRMO ng province of Leyte. At 3 o'clock early morning today, the center of the low pressure area, or LPA, formerly Betty, no, was estimated based on all available data at 1,380, mm-hmm. no, 1,380 kilometers east Sweet of Aparica Gayan, Betty, of Aparica Gayan, that is 18.7 degrees north and 134.7 degrees east. Northeast monsoon actually is affecting the country, no? And doon sa Cagayan Valley, in ito yung forecast weather condition natin, Ms. Jam, sa Cagayan Valley region, Eastern and Central Visayas, Caraga, kasama na tayo dito, no? Caraga and the provinces of Aurora and Quezon, mm-hmm. ang weather condition dito is partly cloudy to cloudy skies with light rains. Ngayon, this is caused by northeast monsoon. So northeast monsoon is hanging amihan, tama ba? Mm-mm. So wala naman talagang naitala na significant impact dito, no? And Metro Manila and the rest of the country will have partly cloudy skies. Then this is still caused by northeast monsoon and walang significant impact. Ngayon, pagdating naman sa ating wind and coastal water condition, ito yung forecast, ano? Doon sa extreme northern Luzon and then the eastern section of the country, ang speed ng hangin is moderate to strong, and then yung direction niya ay northeast to east, mm-hmm. no? And ang coastal waters is moderate to rough, and then yung wave height niya, yung taas ng alon, is 1.2 to 2.8 meters. Medyo and mataas then, yun. Yes, oo. And then the rest of the country, ay ano lang, slight to moderate, mm-hmm. and then papuntang northeast ang direksyon ng hangin. And then yung coastal waters natin dito sa lugar nat other in the rest of the country rather is slight to moderate, at saka yung wave height niya ay 0.6 to 2.1 meters lang, no? So anyway, yun ang ating forecast weather condition issued at the 4 o'clock early this morning, the first day of March 2019, a Friday. Public weather forecast coming from Pag-asa through PDRRMO, and this is signed by the In Charge for Warning Early Warning System, EWS, Noel N. Montesa. Ayun. Ang ating pong oras sa buong kapuluan ay ganap ng 11 minutes to go before 10 o'clock. Ayan. Okay. So ngayon, sir, pag-uusapan natin yung Momo Challenge. Yes! Oo na. Bakit kaya may mong ganun-ganun? Sa pangalan pa lang, Momo na. Ako, ang alam ko sa Momo, yung... Di, meron din isa previously. Yung Momo sa lamesa. Oh, yung Momo. Meron din isa previously, yung Blue Whale Challenge din yon. Ganon din yung naitala nun. Marami din yung mga incident na naibalita na maraming nagpakamatay din. And ngayon, iba naman. Momo Challenge naman. Mm-hmm. So, paalala. Diba? Sinasabi namin to para paalalahanan yung ating mga magulang, syempre. And hindi lamang magulang, kundi pati din yung mga guardians. Kasi syempre, yung ibang mga bata, yung nag-aalaga lang dyan is guardians. Auntie, diba? Mga lolo't lola. Kasi syempre, yung iba na parents is naghahanap buhay OFW. Mm-mm, diba? So, inin nga Momo Challenge, damo na init baga kuwan ano. Na awat ang sugod na ininhiya ka talamak nga yes. Momo Challenge. You have to, ano, bantayan it mga bata nga... especially itong mga bata nga mahilig na hin ano gadgets, 'di ba? Mm-hmm. So kaya minsan din ano may advantage din yung mga batang walang ano, walang cellphone, walang internet. Oh, kasi minsan may mga yung kagaya lang ba sa atin dati na naglalaro lang tayo ng kung ano-ano. Tumbalata. Oo, yung mga available sa paligid, mga ganun, may advantage talaga. Yung mga pabili na hingkawit.
Oh, and siya nga pala, ini namo mo challenge ano, usan iya ini tsura dakot mata nga baga babayi, tapos iti baga baba bagat butiki. Oo, bagat soy tontis iya bagat tiil bagat bird. Oo, so amit ya nga ang nangyayari daw nagpa-pop up daw to sa social media, 'di ba? Nagpa-pop up sa mga sa cellphone mo, kunyari parang text siya nalalabas pero unknown number siya. So once i-click mo to, para siyang virus. So nai-install siya sa phone mo, 'di ba? So once nag-click ka diyan, na-hack yung mga account mo, 'di ba? So ano man ito yung mga accounts nga, tira target ito 12 years old below. Mm-hmm. Inin na mga kuan nga mga Momo challenge kun hinom at naghimuinin nga ambot kun ano tawag ha iyo. 'Di ba nga anot iyo purpose nga ginhimo ito niyo iton nga kuan panmerdehin mga tao kumbaga 'di ba. Mm-hmm. Mga especially mga walang kamuang-muang. So bantayan iton mga bata kasi it may da kuno itong 50 task nga igahatag iton haira 'di ba. So may da mga brutal 'di ba dani naglalaslas kun ano paman itira bubuhaton sasaktan ni itira itira friends 'di ba. Tapos another is diri ira pwede makipagstorya miski kang kanay na nga tira mga circle of friends or even sa family nila kay bagat ginkukulong herat usang nga area kay nasa ring nga bagat ginwa-warningan ka. Now pag diri daw ito nasugot ano inin nga hinumot nagkuan itong nga challenge gintitreaten nira iton usang nga bata. Mm-hmm. Nga papatayon itong family papatayon kung ano man di ba or may maraot nga mahita buhaim so ganito kay syempre na-hack na sir ang imo account ano. So magsisend sila ng mga personal link mo for example sa mga social media account mo nga maaram akot imo amo inin, maaram akot sugadinin and pinaka worst diton kay na-hack nila patit imo front camera, 'di ba? So maaram hira danay kun anot imo sulot. So natitraten ka talaga kay 'di ba? Amo init imo sulot niya na maaram ako kun hain ka. So the best way iton is iton nga location good di gudakit na gamit nga mga location 'di ba? Nga once nagpost ka social media, magamit kan location, igo on mo tim location, 'di ba? So diri ito hiya maupay. Oh, actually ambot kun kay ano nga imbento lewat iton ano para daw kuno accessible iton. May daman mapa, 'di ba? Di ba na ito, una mapa sir, kung man ito, ang globo talaga ito, di ba? O biling-biling-biling. Ang iba pa, birik. Oo, birik-birikon mo ba? Kay diba? World man ito, magkuti yung mga Philippines. Amin sir, kaya na kuno, high-touch naman, di ba? Millennials, high-touch, high-tech, di ba? Tungulin ka high-touch, amo ito, napapahamak, tungulin ka high-tech, di ba? So now, itong mga kita nga parents especially ha ako na no grabe gin re-remind ko dito na mga bata nga once makakuan kamo hinin ayaw good nga ayaw good kamo iton pag pindot or kon ano pa man. So kita nga mga parents or guardians once nanonotice na nimo nga itimo anak baga iba na, 'di ba? Unusual na iton mga kilos and another is kumpirmi na hira nagkikita inin nga mga horror movies kay amo kuno task kuno taira at first daw kuno magkikinitahin mga brutal nga mga horror movies, 'di ba? So and tos may dapat nira baga ano bagat kanta, 'di ba? Nga I will follow my master and I will kill you bagat suga dito. Okay. Oo, that's the worst thing na bagat kuan. So, diri talaga hiya kung baga maupay. So, ating mga parents, ha, babantayin. Paalala natin. Po, oo, di ba? Bantayingan, i-check itong mga phone iti yung mga anak. Ibangin naka-install na tila. Nasa rin pangagto nga, once na-install ko na itong atot yung phone, diri mo na ito hiya ma-uninstall. Unlike the other apps na, di ba, pag nadiri ka na, pwede mo lang nahiya i-uninstall kaya nadiri ka na. So, itong hiya nga Momo Challenge, nga application, once na-install mo ito yung adat yung phone diri na hiya natatanggal. Diba? So, delikado. So, anong bubuhat? Yung lalabo mo lang cellphone? Dere. So, the best way daw kung nga bubuhat ito naman, ipapareformat mo itong bugkos. So, bagat factory receipt talaga ito at yung phone para mawara itong hiya nga kung ano man na file. Pero, pero syempre, ang pinakamagandang gawin mo, wag mong i-install yan sa phone mo. Wag i-accept. Oh, merong isang bata actually dito lang dito sa school sa Palo may isang bata na nasa ring kuno hiyan iya kalugaringon nga maaram kuno ako diri ko you know, kay it iya baga piloso po nga bato nga reason nasa ring hiya sugo nga ni kunot ako nanay di ko ginsusugot Momo Challenge pa kunot sugo pa kunot Momo Challenge di susugton ko so iya ito gin out of curiosity ni nga bata iya ito gin install
nga application. So, alam mo kung anong nangyari? May da talaga something nga ambot kun hypnotize or something nga may da kun nga napapasugot nira itong usang akon nga. Maski aware ka nga itong nga maraot ba tiya ba? So, an first ko nga task ko nga is mag-ikot-ikot ka, di ba? Ano ka lang, umikot-ikot ka lang. So, wari niya kapansin nga naglilibot-libot na tiya nga bata. Maupay na lang nga umabot itong ang nanay. Tapos baga dito na yan na malayan na lang niya. Uy, naano ka? Tapos yun, sa phone niya, nakita yung ganun. Diba? So, paano kung wala doon yung parents? Oh, so, diba? So, wapag tayan. Amay ito at pinaka dangerous. So, gusto ko lang batiin ng mga nagbe-birthday today, no? Si Raja Camacho Normandy. Happy birthday! And then si Lauren Banario, happy birthday din sa iyo. Ganun din kay April May Salavaria and Gracial. And meron pa si Jerica, Jerica Lapidario. Happy birthday din kay Irene Kabugwang. Si Hannah Quiñones, ganun din yung kaklasiko. Si Lilibeth De Harme, Carlota, Mrs. Carlota na siya ngayon, nasa Amerika. Si Lori Serrano and magandang umaga sa ating mga tag fire station ng San Miguel. Mm-hmm. Okay? So happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today. All right. May you have a many happy birthday. Oh, happy birthday din sa twins ni Ma'am Annalyn Almo Ocaña. Yes. Birthday today, 'di ba? Magpapapansit inihiya. Pareho yung mukha eh. Pareho may syempre kay Kambal, identical twins. Tapos pareho may chicken legs. Oh, diba? Drumstick. Oh, drumstick. May drumstick. Di ba nandun tayo sa first birthday? Oo. Alala mo? Yes. Oh. Pero sa Tulosa. Oh, I don't know ngayon kung mang-invite it hi ano. Pwede man ako mag-drive. Papunta sa Tulosa. Busy damot karadtuon. Oh. Oh, marami siyang activity eh, di ba? Pero anyway, marami. Pero eh, no problem. Pero anyway, sir, bago tayo makalimot, diba, bubuno tayo ng dalawa. Mm-mm. Oo, so, halos di ko maabot eh. Diba? So, kukuha lang ako ng dalawa, tapos, ito yung the other day and yesterday. Tama ba? Sige, sige. Kumuha ka. Kaya para, wait, dalawa ka agad. Dalawa na ka agad, kaya malayo eh, pinapahirapan ako. Uy! Ang answer is February 26, 2018. O kasi yung question natin is kailan nagsimula yung ayos? Mm-hmm. Talagang may nagsasabi na siyang sa akin yun eh. Kasi palagi ako nanonood. ito ay Miss Jam, no? Bago tayo mag-meet for the first time, ay na-meet ko muna to. Doon sa Tanawan, Batangas. Ma'am, Senaida Tabing, diyan sa Tanawan, Batangas. Congratulations. Anyway, sabihin mo na lang sa akin na kung paano natin papadala diyan sa Tanawan, Batangas. Yung t-shirt mo. Mauna pa siyang magkaroon ng t-shirt kaysa kay Karoji. Oo nga. Oo. And yung isa ay taga Barangay Gindapunan, Palo. Oo, tama naman yung answer niya. February 26, 2018. Okay? Si Estelita Duque. Uh-huh. Estelita Duque, Barangay Ginapunan, Palo. Ang kanyang cell number ay 2480. Congratulations to both of you, Ma'am Senaida Tabing and Estelita Duque. Congratulations po. And sir, waray na kita time. Oo nga eh, no? Hello nga pala kay Naides, sabi ni Ma'am Erlinda. Thank you daw, sabi ni Ma'am Senaida Tabing. Ayos. This has been the program. Aksyon niya na, opinion ng solusyon right here at IBC 6 and 87.7 FM, Model Radio. My name is Chita Morante. And this is Ja Moron. Thank you at Adihat on technical side kay Sir Bobet Palmyra. And of course, add to yung naka-transmitter side si Mark Vergara. And to our station manager, Engineer Gilbert Militante. Maraming salamat po. At sa lahat po ng nagsusubaybay sa atin at IBC6 at nakinig sa atin at 87.7 FM Idol Radio. Pati na din po yung nagsusubaybay sa atin Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy weekend po! And see you again Monday. Ayos.
this has been the program you love to share. Aksyon Nya Na, Opinyon Ug Solusyon, with the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon Nya Na, Opinyon Ug Solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos, Aksyon Nya Na, Opinyon Ug Solusyon, Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, only here at iBusiness 6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon Nya Na, Opinyon Ug Solusyon.